Hello mga ka-video, okay? Andito muli tayo para magpatulong kay Master. Meron tayong Master para mas malinaw yung ating kaalaman po dito sa ating resistor. Kung tama nga ba o paano nga ba ang computation ng ating resistor na kalalabasan. Kung parallel nga ba or sa series lang siya. Okay? Para mas maliwanag, tanong natin. Galit tayo sa ibang tester. Walang tayo. Kami tayo ng tester. Para sure. Ano walang tayo? Yung kasi isa, lobat eh. Lobat ng konti. Hindi natin pa. Una, calibrate muna natin. Test na natin. Ayan, so sa calibration, syempre, yan, dapat pag naka-open siya, nandun siya sa infinite section, sa nakaturo doon yung needle o yung pointer. And then, susort natin. Okay? Dapat, habang nakasort siya doon sa X1 kasi 8 ohms lang yung gagamit, susukatin natin. So, multiply by 1 lang. So, kailangan natin mag-adjust ng konti. Okay? Hindi siya umaabot. Pareho silang lobat. Mas malala to? Hindi, lobat na kasi dahil gamit na gamit kasi. Para sa mga ano, para sa comment ng mga maraming nagtatanong. I-calibrate muna natin yung test gun. Mag-interview muna tayo. Ano ba ang purpose ng resistor? Okay, maraming gamit ang resistor eh. Actually, from the word itself, sa pangalan pa lang niya, malalaman mo na kung ano talaga yung main na gamit niya. To resist the flow of current. Doon sa mga ibang medyo maarte mag-pronounce, current ang pronunciation nila. To resist the flow of current. So yung ano yan, yung current na yan, is the rate of, ano yan, yung flow ng electricity. Okay, so nakakatulong ba yan sa Twitter natin? Nakakatulong yung Twitter. Sa resistor? Nakakatulong yung resistor sa Twitter para tulungan siya na i-absorb yung excess current. Sobra. So, excess current. Ibig sabihin, actually sa totoo lang yung lumalabas sa ano sa mga amplifier. Kala nila DC, AC yun. Oh. Although meron siyang polarity kasi kung saan siya magsisimula mag-flow. Pero from time to time nag-iiba siya ng inilalabas. Kaya kung mapapansin niyo pag tumutulog na yung speaker, isang paabante, isang paatras. Naglalaro na ganoon. Depende sa electrical pulse na binibigay. So yung signal from signal energy na papasok sa microphone, i-convert ni diaphragm into mechanical na magkakaroon ng movement. So yung movement na yan, magpuro-produce ng electrical pulse. Ngayon yung electrical pulse na yan, bilang signal, papasok sa amplifier at ilalabas niya sa speaker, hindi siya palaging positive yung pumupunta sa positive. Kasi kung puro ganun, di puro forward lang. Wala siya pa-atras na gano'n. Obserbahan ninyo yung ano, yung output ng speaker. Nag-iiba-iba yan. Nag-iiba-iba. So, AC siya. Nag-iiba-iba. Ngayon, sabi nung iba, DC. Kapag ang amplifier mo, nag-DC, sunog ang speaker mo. Kuryente na siya. Kasi, dire-diretso siya puro forward eh. Well, hindi siya nagpe-play. Kaya yung magiging tendency, yung movement ng magnetic induction, puro forward. So, dahil puro forward siya, or puro backward siya, either way, basta nag-DC siya, single movement lang, masusunog ang speaker. So, yun yung, sa mga gumagawa talaga ng amplifier, alam nila yan, na talagang hindi dapat mag-DC. No? Kasi, usually ano ba yung mga causes na nag-DC yung amplifier? Kapag
ang amplify, kapag ka nag-low voltage, nagkaroon ng low voltage, bumagsak ang supply, hindi baling tumaas ng konti. From 220, nag-250 ka, or sometimes nag-260, which is madalang lang mangyari. Pero hindi masyadong delikado kay amplifier yun. Ang delikado sa amplifier, kapag yung 220 naging 180, or mas mababa pa sa 180. Pag nag-low voltage yan, usually nag-DC yung output. So doon nasusunod yung amplifier. Kaya may mga protection system. Iilaw yung protect, tapos mag-clip, mag-open yung relay para hindi masunog yung speaker. Pero pag hindi nag-activate yung protection system ng amplifier, especially sa mga assemble na hindi gumamit ng mga protection system, usually nasusunog sila, no? So yun yung unang-una. Sabi kasi nung iba, yun nga, hindi magsa-short yung yung positive-negative. Which is, hindi mo naman talaga madedetermine pag tumutunog na siya, nag-iiba talaga sila ng flow. Hindi siya palagi positive, hindi siya palagi negative. Although, kailangan natin malaman yung positive side ng amplifier, kasi usually yung negative, doon nakakabit yung grounding. Usually. So, yung positive, siya yung karaniwang ina-identify natin. Now, sa mga nagsasabi na kapag ka daw pinaralel natin, masusunog yung amplifier. So, meron talaga mga theory na may tendency siyang masunog. Hindi naman natin inaalis yung katwiran na pwede siyang masunog. Masusunog naman talaga siya. Pero, kailangan natin isama sa consideration yung kapasitor niya. So, pag nilagyan mo yan ng resistor na hindi mo nilalagyan ng kapasitor, masusunog talaga. No? Hindi ko sinasabing mali yun. Tama yun. Masusunog talaga siya. That's why, ginagamitan natin ng kapasitor ang meter. No? So, pag dumaan na sa kapasitor yan, tignan muna natin, no? Tanggalin muna natin yung resistor, tapos sukatan natin ng 8 ohms to. Dapat, para malaman natin kung 8 ohms ba talaga, okay? Tatanggalin ko muna to, mamaya babalik tayo sa calibration. Kailangan ko lang ng calibration. Sandali natin. Sandali. Ay, testing muna natin na walang resistor. Oo, iyahang muna natin. Yan. Isang lang naman eh. Ito. Okay na ba sa'yo yan? Itura. Wait. Parang di nag-move. Mira ka. Okay. Para hindi tayo masyadong malito sa mga nagtatanong, kasi maraming nagsasabi, yung Twitter mo, Happy New Year yan, masusunog yan, tsaka puputok yan, pinagsama-sama mo yung Twitter, tsaka resistor, pinaralel mo, mali yan, iso ganyan. Although, hindi ko naman sinasabi na mali yung iba na dapat nasa negative yung resistor, nasa positive naman yung kapasitor. Pero, ang sinasabi ko kasi dito is, dapat, bago tayo mag-comment, alam natin yung sinasabi natin. Meron tayong matibay na batayan. Unang-una, papakita muna natin, susukatin natin yung resistance ng ating tweeter ayon sa specification niya. Specification, yung nakikita dito, yan. Yan yung specification ng ating tweeter. So, ayon dyan, ang tweeter na to ay 150 watts maximum. So, mula 60 ba yun? 60 to 150. So, yun yung kanyang range. No? 80 to 150. Okay, labo kasi naman ako eh. Tapos, ang impedance nga is 8 ohms. Ngayon, tignan muna natin kung tama ba yung ayon sa specification na binigay ni Crown na 8 ohms yan.
No? Kasi eksperimento yun natin yung Twitter na yung naka-series at saka naka-parallel. Kung may pinagkaiba ba. Okay? Una, para gawin natin yon, una natin gagawin ay susukatan natin ng impedance yung Twitter, which is ang unit ay ohms. No? Kasi impedance yung resistance ng ating Twitter. So, bago natin gawin yun, dapat calibrated yung tester natin. Kung makikita nyo, dalawa yung tester natin. Yung isa kasi low bat, kaya para hindi kayo malito, huwag natin gamitin yung low bat kasi hindi magsi-zero ohm yun eh. Hindi siya magsi-zero ohm. So, meron siyang error. Mag-a-add pa tayo. Kaya ang gagawin na lang natin dito or mag-subtract. Dito, ika-calibrate natin to at ito yung gagamitin natin. Okay? Una, bago para mag-calibrate ng tester, kung makikita ninyo, yung pointer, ayan yung pointer natin, hindi siya nakatapat sa zero position. Sa zero position ng mga voltage. Ito yung mga voltage eh. Dito naman yung kapag ka-infinity yung resistance, dito. No? Dapat nakatutok siya dun sa zero na yan. Okay? Para maidala natin siya dyan, una natin gagawin, imumove natin si pointer adjustment na yung screw, adjustment screw ng pointer. Pointer kasi yung karayom eh. Okay, so, naka-zero na ba? Kung naka-zero na siya, pwede na nating simulan. Okay. Ngayon, pipili tayo ng range dito sa tester na gagamitin natin pang testing. Dahil 8 ohms lang siya, hindi tayo gagamit ng matataas na multiplier. Multiplier kasi yung mga to. So, ang gagamitin natin, X1, which is, kung ano yung magiging reading natin dito, yun na yun, times 1. Okay? So, kakalibrate na natin, from 0, dapat yung pointer makarating dun sa kabilang 0. 0 ohm. Ito yung 0 ohm eh. Kapag yung pointer nakarating dun, ibig sabihin nun, 0 ohm or walang resistance. Meaning, shorted. Okay po. So, pagdidikit natin to, pag short natin, yung dalawang probe, positive at saka negative probe. Yan. So, kung as nakikita natin, parang mayroon siyang kulang na konti. Hindi siya tumapat sa zero. So, i-adjust natin yung zero ohm adjustment knob niya to zero position. Yan. Okay. So, kung naka-zero position na siya, so, makikita natin, from 0 to 0. So, take note po ha, kasi ang babasahin natin dito, hindi itong mga to. Yung nasa taas. Yan. Yan ang babasahin natin. Zero, kasi, yung 0, 1, 2. Yan. Yan ito yung babasahin natin sa pinakataas. Kasi, yan yung scale para sa mga resistance. Or in other words, sa impedance. Yan. So, dahil ohms to, yung impedance, ang unit niya ay ohms. So, yung symbol na may ohms, doon tayo titingin sa pinakataas. So, ibig sabihin po, kapag itong knob na to, itong pointer, nakarating dito sa zero, ang ibig sabihin po nun, shorted. Or, wala nang resistance. During that state, sa ganung katayuan, masusunog po ang amplifier natin kapag yung knob na yun, yung pointer na yun nakarating dito sa tinetest natin na speaker or Twitter or kahit na anong kasangkapan. Shorted po ang reading doon. Okay po. Now, so, kahit magkapalit naman to, parehas lang naman since resistance naman po yung sinusukat natin, no? Hindi naman po diode. Okay? So, nakapalibrate po tayo niyan, ha? Ayan, zero. And then, ilalagay po natin dito. Ang ina-expect po natin, si pointer dapat nandito malapit kay 10. Banda rito? 8 ohms. Oko. Kasi 5. Tapos yung mga guhit-guhit na yan, banda rito yung 8 ohms. Okay po. Ayan. Para sa nasa mga bandang 7.5. Ulitin ko. Kasi nasa bandang gitna siya ng 5 at saka 10. Titignan po natin yan.
So sa analog po kasi talagang hindi mo makikita yung actual na ano na na reading, kailangan pa talaga magbilang. So yan po, nasa 8 ohms na po siya. Okay po. Ngayon, ang sabi po ng marami, bakit mo pinaparallel yung etong resistor na to dito dapat sa negative o kaya sa positive or kahit saan dalawa, basta hindi daw nakaparallel. Kasi daw ayon sa mga matatalinong mga scholar, masusunog daw po. So tingnan po natin, ano po ba yung mga dahilan para masunog ang isang amplifier? Kapag bumaba po yung impedance ng load niya, mas mababa dun sa kanyang capacity. Ibig sabihin po, kung ang isang amplifier ay hanggang 8 ohms lang o hanggang 4 ohms lang, hindi ka lalagpas dun. Okay po. So, maliwanag po, nakita po natin, susukatan po natin yan ng, okay, 8 ohms. Ngayon po, ito pong example natin dito na resistor ay 5 watts, ano to? 1 ohm? 10. 10 ohm. Okay. 5 watts, 10 ohm. Okay. Dahil 5 watts, 10 ohm siya, kapag siniris po natin yan, okay, sisiris po natin ha, para po mapagbigyan yung kahilingan ng iba. Sisiris po natin yan dito. Tignan po natin kung ano magiging resulta po ha. Kanina po, 8 ohms. Ngayon po, naging 18 ohms. Ayan po. Kasi 8 plus 10 is 18. Simple math lang po yan. Okay? Tignan nyo po maigi. Ngayon po, lalagyan po natin ng capacitor sa kabilang side. Lalagyan po natin ng capacitor para... Okay? Para mapagbigyan po natin ng lahat ng kahilingan. Tignan po natin kung ilang ohms na po siya. May reading po ba? Zero. Gumalaw po ba? Wala. Infinite siya. Kasi dumaan po siya ng kapasitor. So meaning, wala nang epekto si resistor. Hindi na siya dumagdag kasi dumaan na ng kapasitor. Ngayon, sasabihin ng iba, yan nga yung sinasabi namin eh. Dapat ganyan eh. Subukan naman po natin sa parallel connection, ipaparallel ko po si resistor dito na meron pong reading na meron po siyang reading na kanina. Ano po yung reading niya? 18 ohms. Kasi po, 10 plus 8 is 18. So this time po, iko-compute po natin siya in parallel computation, which is R1 times R2 over R1 plus. Doon naman po sa computation ng resistance, dahil magkaiba po sila ng value, yung isa po nating resistor, ang value po ay, yan, ganyan natin para makita. Ang value po ng resistor natin ay 10 ohms, tapos yung isa naman po ay 8 ohms. Hindi pa nakahinang. Hinangin natin. So, ang formula po natin sa parallel circuit is, so, RT, total resistance, equals R1 times R2 over R1 plus R2. Yan po yung formula natin sa magkaibang value po. Even sa parehong value, pwede natin pong gamitin yan. Okay po. Ngayon po, substitute the value. RT is equal to yung, ano po yung R1 natin? Kung makikita po natin, lagay po natin dito yung R1 tsaka R2. Let's say yung R1 po yung Twitter. 8 ohms. Tapos po yung R2 natin is 10 ohms. So, i-substitute na po natin yung value. So, ilalagay natin dito sa R1 ay 8 ohms. So, 8 ohms multiplied by 10. Okay po. Pwede na din po natin hindi ilagay itong ohm sign. Times 10. Okay, 10 ohms. Para lang po makita natin po saan galing yung 8 tsaka yung 10. Yung po yung dalawa. Tapos po, sa ilalim po yung denominator natin, again, yung R1 is 8 ohms. 8 ohms plus
10 ohms. Okay? So, dito po sa magiging answer natin, RT, tatanggalin na po natin yung ohms, no, para hindi kayo malito. So, 8 times 10 is 80. Tama po. And then, 8 plus 10 is 18. So, ito po yung nakuha natin dun sa unang formula. So, i-divide po natin itong dalawa. So, pag dinivide po natin yan, makukuha po natin yung ano, yung total. Nakita ba yun? Ihihano mo na lang doon, hindi. Tapos, tanggalin po natin ito kasi nakakalito to. So, ang total resistance po natin, gagamit po tayo ng calculator para po makuha natin, makuha natin yung decimal. No po? Kasi, yung magiging makukuha natin, yun yung ine-expect natin lalabas doon sa tester natin. So, 80 po yun, divided by 18. Ito po yung 18 equals, ayan po yung nakuha natin. 4.44. Okay po. So, 4.44. RT is equal to 4.44444. Maraming 4 ohms. Okay. So, ito na lang po yung kukunin natin dyan. Yung i-whole number po natin yan, 4 lang po. 4 ohms. 4 point something, ganyan, no? 4.44. Ito po yung pinakamalapit, 4.44. No? Ilagay natin ng box, yan. 4.44. RT is equal to 4.44 ohms. Ayan po. So, meron na po tayong expected value kung saan po dapat banda rito po papalo yung ating pointer. Magde-deflect siya hanggang dito po sa ibaba ng 5 ohms. Kapag tinester mo na to. Kapag tinester na natin siya in parallel connection. Wala pa siyang kapasitor. Wala muna. Kasi para masatisfy natin yung mga ibang nagtatanong na bakit ganun, no? Which is, para mapatunayan lang natin na pwede naman talaga. Okay? So, itetest na po natin. Ayan po, makikita nyo po. 0 ohm pa rin po siya. Wala pong nagbago doon sa tester natin. Itetest po natin siya. In-expect po natin below 5. Okay, tama po ba? O, tignan pa kita sa ano. O. Di po ba? Below 5? 4. O, nasa mga 4 point something. Which is sa analog talaga, hindi natin makikita yung decimal. Pero sa digital tester, makikita natin lahat yan. Okay. So, malinaw po na sinasabi ko na pinaralel natin siya. Masusunog ba yung amplifier? Hindi po. Bakit hindi masusunog? Kasi 4 ohms pa rin naman po siya eh. Hindi po ba? Ngayon, sabi nung iba, pag sinama mo yan doon sa ibang speaker, masusunog yung amplifier. Pag pinaralel mo? Oo, pag pinaralel mo. Tama po yun, masusunog po. Kaya nga po, gagamit po tayo ng capacitor as filter. So, kapag dumaan na po ng filter yan, hindi lamang po yung frequency ng tweeter ang magbabago, yung tunog niya, yung gaspang, hindi lang po yun. Pati po yung kanyang resistance mag-iiba. Magiging pong infinite. Kanina pinakita po natin, naka-isa silang pyesa. So, wala rin tayong nasukat na resistance. Ngayon po, tingnan natin kung meron. Capacity, di ba? Right. Di pa ito na ano, no? Di pa ito na rewind, no? Di pa. Okay. So, ilinisin lang natin. Ayan po, magiging result, magiging itsura na. Hindi ako sure kung napalta ko na lang coil yan. Hindi naman siguro, ano? Okay lang. Hinang mo na lang. Oo. Hinangin natin. Para maganda. Uy. Yan po, nakahinang na po tayo. So, susukatan na po natin ang
resistance. Yung katulad, sa inyong capacitor mo ngayon? Sa nakalagay yung capacitor mo? Sa positive side. Tapos nakaparallel yun? Nakaparallel yung ating, ayan pa rin, oh, nakikita. Oh. Ayan po. Okay? So, susukatin po natin yung kanina. Ito po yun. Yung ating original na resistance. 4.44. Yan pong, ano na yan, bago natin nilagay. And tayo po yung malalagay sa alanganin. So kanina kinumpit po natin and then inactuan po natin. Ayan po, nakita niyo po. 4.44. Ngayon po, sabi nila, eh, masusunog yan, 4.44. Tignan po natin kung may epekto po ba ito sa impedance ng total connection ng system. Tignan niyo po, ito ha, isang, yung isang pong pole, lalagay ko doon. Yung isang pole po, dito sa capacitor. May reading po ba? Ayan po. Wala po siyang reading. Infinite. So, kanina, resistor dito, capacitor dito. Ay, patpalitin po ninyo yan. Capacitor dito, resistor dito. Kinabit ninyo, wala po. Ito, ikabit natin, wala din. Ano pong inabago? Yung pong effectivity ni resistor, mas effective po siya. Kasi, si coil, hindi niya pinapasan yung current na pumapasok sa kanya. Yung iba, ina-absorb ni resistor. So ayan po. So para sa mga katanungan, shout out po pala doon sa mga ano sumagot na tama yung connection. Na which is tama naman po talaga. Dahil meron naman po talaga tayong base. Ayan po. Yung ating final output. Wala po tayong nasukat based po doon sa ating actual computation at saka doon sa ating actual connection. Ayan po yung pag nakahinang na po siya, baka po sabihin ng iba hindi nakahinang. Ayan. Okay po. So, yun lang po. Salamat. Dami ko pang din na lang gamit. So, ayan na nga mga kabidyo ko yung ating interview kay Master Jobs. Kung tama bang iparallel si resistor sa Twitter? At sana nga ay may napulot tayong konting kaalaman para sa ating resistor na kinabit mga kabidyo, okay? Edit mo na lang. Edit mo na lang. So, ayan na nga mga kabidyo, okay? Sana nakatulong yung video natin ngayong araw na to. Kung tama ba yung ating paglalagay ng resistor or capacitor para sa ating Twitter. Sana ay may napulot kayo yung panibagong technique. Okay? At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video.